And ayan na nga, ipapakita ko sa inyo yung proof para maipakita nga po na yung sinabi ko nga po ay effective kapag in-apply nyo po sa inyong YouTube channel. So pupunta po ako dito sa YouTube studio, tapos kiklik ko lamang po yung watch time or yung watch hour, tapos ikiklik ko po yung last 28 days, tapos ito po yung watch hour ko na nakuha nung January. Ayan, makikita nyo po, 4,063 watch hour po sa loob lamang po yan ng isang buwan. And kung makikita nyo din po yung past na mga buwan kung saan nakakuha ko ng malalaking watch hour, ay talaga naman pong malalaki nga talaga kapag in-apply nyo po yung sinabi ko sa inyo. Welcome back again to my YouTube channel, and I'm back again with another videos. And for today's episode, pag-uusapan natin ng 3 ways, or magbibigay po ako ng 3 ways na maaring makatulong upang ma-reach nyo kaagad ang yung 4,000 watch hour na requirements ni YouTube sa loob lamang po ng isang buwan. So gumawa ako ng 3 ways na napaka-effective po talaga nitong gawin. So pinakita ko naman po sa inyo yung proof na itong 3 ways na ito ay makakatulong talaga sa ating YouTube channel upang ito ay mag-grow. Unang-una po ay content, pangalawa, consistency, and pangatlo ay creativity. So, itong tatlo na to, kapag in-apply nyo sa inyong YouTube channel, sigurado po ako na ma-reach nyo kaagad yung 4,000 watch hour at dadami ng dadami ang inyong subscribers, viewers, and supporters. So, una nating ipapaliwanag ay yung pinakang huli, which is creativity. Sa ayon pagdating sa pagiging creativity ng ating YouTube channel, kasi ito ay makakatulong para makapangakit ng ibang viewers na mapapadaan po sa ating YouTube channel. Kasi ang kailangan natin ng YouTube channel natin ay maganda. So, kung maganda ito, mas catchy ito pagdating sa mga tao na magsisitambayan sa iyong YouTube channel. So, meron po ditong 6 creativity na kailangan nyong gawin na i-apply nyo sa iyong YouTube channel. So, una-una ay dapat meron po kayong channel art or banner ng inyong YouTube channel. So, ipapakita ko na lamang po dyan. And pangalawa ay dapat po meron kayong profile picture man lang. So, dapat maganda din yung inyong profile picture and yung channel art at banner po ninyo. And pangatlo ay dapat po meron kayong description para naman malaman ng tao kung ano nga po ba yung content or yung meron sa inyong YouTube channel. And pang-apat po ay dapat meron tayong intro or outro. Kasi itong intro at outro ay parang dagdag pang-akit lang din sa ating mga viewers. So, syempre, dapat itong YouTube channel natin, dapat pagandahin din natin para at least, di ba, mas makikita ng mga viewers natin na nag-i-improve yung ating pagpapaganda dito sa ating YouTube channel. So, dapat maganda para, di ba, makahakot ng viewers. So, dapat meron ka din. Ito yung pinakang importante po sa lahat. Kailangan yung bawat videos nyo ay merong thumbnail. Yung thumbnail na catchy, kaakit-akit at hindi po magulo. Kasi dito sa thumbnail na ito, ito yung pinakang makakatulong po sa inyo para makahakot kayo ng viewers. Kasi kung makikita po ng mga tao na mapapadaan sa inyong YouTube channel, yung thumbnail ng mga bawat videos nyo and medyo catchy siya tingnan, maaring ito ay i-click ng mga mapapadaan sa inyong YouTube channel tapos magiging lifetime viewers nyo na sila or supporters. Ganun po yun. Pinakamaganda talaga na maganda po yung ating thumbnail. Kaya dapat every videos na i-upload natin ay may thumbnail po at hindi siguraduhin nyo na hindi siya masyado pong magulo. No? Dapat hindi nyo ilalagay lahat ng detailed ng videos nyo dun sa thumbnail na ilalagay nyo dito. And pang-anim po na dapat nyo gawin ay yung logo. So dapat meron po tayong logo kasi itong logo ay makakatulong sa atin para ma-determine ng mga viewers or supporters natin na itong logo na ito ay sumisimbolo po sa ating YouTube channel at ikaw yung nagmamay-ari nito. So, let's move on sa pangalawa, 2 ways na maaari nyong gawin sa inyong YouTube channel. Ito ay pagiging consistency. Pagiging consistent sa ating YouTube channel. Kasi kung ang gagawin nyo lamang po, kung kaya gumawa kayo ng YouTube channel para kumita po kayo, tapos ang gagawin nyo lamang po sa inyong YouTube channel, mag-upload lang po kayo isang beses sa isang linggo. Hindi po kayo
hindi niyo po maaasahan na ito pong YouTube channel niyo ay mag-grow agad katulad ng inaasahan niyo. Kasi ang kailangan po dito sa YouTube ay sipag, tiyaga, at kailangan po talaga determination para mag-grow ang inyong YouTube channel. Nakasalalay po 'yan sa inyong mga kamay para mag-grow po yung inyong YouTube channel and kumita. Kasi kung ang gagawin nyo po sa inyong YouTube channel, sisipagan nyo po talaga yung pagpapaganda dito, pag-upload ng mga videos araw-araw, magugulat na lang po kayo na isang araw, ang dami nyo ng subscribers, ang dami nyo ng supporters, ang dami na magpapa-shoutout sa inyo, ang dami na magko-comment sa inyo, ang dami na ang mga like ng videos nyo. So, ang nare-recommend ko na gawin nyo dito sa inyong pagiging consistent sa inyong YouTube channel, dapat mag-upload kayo at least man lang sa isang araw. Kasi ang ginagawa ko, kung mapapansin nyo sa aking mga videos na ina-upload, dun sa mga time kung kailan ko to in-upload, sa isang araw, minsan nakakapag-upload ako ng 10 o 8 videos kasi hindi naman po yun ipinagbabawal ni YouTube. Mas maganda po kasi na mas madami tayong i-upload sa YouTube kasi yung iba, makakatulong talaga sila sa atin para mapadami natin yung viewers or madami yung makapanood. And ang pinakang huli natin, yung pinakang importante dito sa tatlong ito ay yung pagiging magaling natin gumawa ng content. Yung content natin or niche natin. So, kung ikaw po ay normal people, hindi ka sikat, hindi ka model, hindi ka sikat na singer, hindi ka artista, tapos ang ginawa nyo lamang po sa inyong YouTube channel ay nag-lifestyle vlog content lamang po kayo or all about yourself yung ginagawa nyong vlog sa inyong YouTube channel, hindi nyo po aasahan, nakikita po agad yan kung yun yung po yung gusto nyo kung bakit kayo gumawa ng YouTube channel. Hindi nyo po aasahan agad na madami po yung viewers or supporters nyo or subscribers nyo kasi wala naman pong pakialam yung ibang tao na yan na hindi kayo kilala. So ang manonood lamang po nyan ay yung friends or kakilala nyo or yung susuportang mga kaibigan ganyo sa inyo. So, kung ang gagawin nyo ay ganyang lifestyle vlog content na ikaw lang yung puro content, ikaw lang mismo yung sa video na yon, yung naglilinis ka ng bahay, naglilinis ka ng kusina, nagluluto ka, ganito, ganyan. Hindi po yun yung hinahanap ng mga tao kasi hindi ka naman sikat dito sa social media. Kaya hindi yun makakatulong sa'yo. So, ang kailangan mong gawin sa niche or content mo, maghanap ka ng niche or content, matibay na content na siguradong makakatulong sa inyo para mag-grow ang inyong YouTube channel. Yung content po na napapanahon ngayon. So, magbibigay ako ng ilang content na pwede nyong gawin. So, unang-una po ay mga tutorial content. Yan po yung pinakang sikat dito sa YouTube na talaga namang tumataas yung subscribers ng mga vloggers na nag-content na mga ganyan. Iba't ibang klase po yan ng tutorial. Merong tutorial na paglilinis ng mga sasakyan, paggawa ng sasakyan, electronics, paggawa ng payong, meron din po tutorial ng sa makeup, iba't ibang tutorial nga po. And pangalawa ay review ng mga application ngayon na umuuso, yung mga legit earning application, ganito, ganyan. And pangatlo, sinabi ko ba to pangatlo? Pangalawa pala. And yung pangatlo po ay may nakita kasi ako na mga nagko-content na mga issues, napapanahong issues ngayon or pinag-uusapang mga content ng mga artista, sikat na celebrity, ginagawa nilang content yung mga issue nila. So make sure na mag-ingat lang din po tayo, no? Huwag tayong gagamit ng mga medyo masasakit na salita about this mga artista. Kasi yung iba, minsan yung content nila ay nagiging violate, nagbabiolate ng policy ni YouTube channel. So, ang pang-apat naman po ay yung mga sikat na TikTok. Meron ako nakikita doon na nagko-content ng mga sikat na TikTok na mga celebrity. Ang problema lamang po dito, yung iba kapag magaling ka pong gumawa ng video na hindi ka makaka-copyright strike, ay panigurado pong maganda itong panimula para sa iyong YouTube channel. Pero kung ang gagawin mo lang po, kung ang i-content mo ay yung mga TikTok ng sikat na celebrity, ang mangyayari po pag in-upload nyo lang po yan ang in-upload sa YouTube na wala kayong paraan ng tamang pag-i-edit, baka po kayo ay makapiright strike. So, ang pinakang better na i-upload nyo na para sa akin ay yung mga tutorial videos and yung mga review ng mga earning application or scam application. Kasi ang aking pong content ngayon ay halo tutorial
and review ng mga application. And minsan po, nagla-lifestyle vlog din ako kasi okay lang naman pong samahan nyo yung inyong content. Basta sa pinakang kabuuan ng content nyo, mas lamang yung content na kung saan nag-grow yung channel nyo or umaangat po yung channel nyo. So dito ipapakita ko po yung watch hour ko nung January, kung saan umabot po ako ng 4,000 watch hour nitong January sa loob lamang po ng isang buwan. At ito pong 3 ways na ito yung ini-apply ko po dito sa aking YouTube channel kung bakit po ito nag-grow ng ganito kalaki sa ilang taon, isang taon at mahigit kong pag-stay dito sa YouTube. And take note na ngayon ay magda 9,000 subscribers na po ako. So, mas maganda po na ang gawin nyo sa inyong YouTube channel, yung sinasabi ko nga na mag-upload po kayo ng higit 5 sa isang araw kung kaya nyo naman pong gawin. So, ayun guys, sana po makatulong itong binigay ko sa inyo. And kung bago pa lang po kayo dito at napagawi lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit a notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pa mga videos. So, ayun guys, thank you for watching.